it's me, Ev. At kung bago lang sa channel na to, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. At para sa mga kapwa ko, mental health warriors, sana supportahan ninyo ang channel na ito dahil ito po ay para sa ating lahat. At kung may makita kang ads dyan, huwag mo din sanang skip. Okay? At yun na nga, bago tayo magsimula sa video nito, magkakaroon muna tayo ng konting disclaimer na ang lahat po ng sasabihin ko ay base lamang po sa aking sariling karanasan, sariling opinion, magkakaiba po tayo ng pinagdadaanan, maaaring parehas ang sintomas natin pero magkaibang diagnosis. Okay? At yun na nga, actually sa video ito, gusto ko lang sanang i-differentiate kung ano nga ba ang pagkakaiba ng depression at anxiety or panic attack. Kasi maraming nako-confuse sa ibang videos ko na ano ba talaga depression, anxiety or panic attack, kasi medyo nalilito sila sa kung ano yung nararamdaman nila. And unang-unang sasabihin ko po is please don't self-diagnose. Kung sa tingin po ninyo may kakaiba kayong nararamdaman na hindi ninyo maintindihan, kung meron po kayong mga pinagdadaanan, humingi po tayo ng tulong sa professional, sa doktor, sa family natin, o at kung sino man po yung pwede natin pagkatiwalaan. At yun na nga, kasi yung mga videos ko lang naman is nag-share lang po ako ng mga experiences ko, kung ano yung mga nararanasan ko, paano nga ba yung mga dapat gawin, kung paano i-manage. Yun po ay base lamang doon sa experience ko. Hindi ko po sinasabi na gayahin ninyo, gawin ninyo dahil magiging effective to sa inyo. Hindi po ganon. Kung baga nag-share lang ako ng mga ideas, kung sa tingin ninyo ay makakatulong sa inyo, then mas maganda. Pero kung sa tingin naman ninyo ay hindi makakatulong sa inyo, then okay lang. Pwede kayong mag-search ng iba or kagaya nga ng sinabi ko, humingi kayong tulong sa doktor para malaman ninyo kung ano nga ba talaga yung pinagdadaanan ninyo at kung ano yung mga dapat ninyong gawin. So yun na nga, dahil nga nagkakaroon ng confusion kung ano nga ba talaga si depression, anxiety, or panic attack. So dalawang bagay lang ang sasabihin ko para malaman kung ito ay depression or anxiety. Pag sinabi natin depression, ito yung pagiging sobrang malungkot. So ibig sabihin, yung energy natin is down. So ano lang tayo, down and up lang. Pag sinabi natin depression, yung energy natin is down, yan yung gusto na lang natin mag-isa, gusto na lang natin magmukmuk, gusto lang natin na walang tao sa paligid natin, na parang feeling natin tayo lang yung nag-iisa, ganyan, na ang lungkot-lungkot natin, wala na tayong gana sa lahat. Ganon, basta ang tatandaan natin pag depression, down. Pero pag sinabi naman natin na anxiety or panic attack, actually, magkapatid yan si anxiety at panic attack. Pag si anxiety at panic attack is up ang energy natin. Kung sa depression, ito yung wala tayong pakialam sa paligid natin, wala tayong pakialam sa sarili natin kung ano yung mangyayari sa atin. Kaya anxiety at panic attack ay kabaliktaran. Sobrang baliktad. So ang energy dito is up. Ito yung tipong nag-overthink ka, natatakot ka kasi ano nga ba yung mangyayari. Yung tipong hindi pa nga lang nangyayari sa'yo, pinangungunahan mo na yun yung nararamdaman mo na what if na bigla akong atakihin sa puso, what if bigla na lang akong bumulagta, what if yung mga ganito. Basta si what if, nandiyan na naman si what if. So yun lang ang tatandaan natin kapag depression, down ang energy, kapag anxiety at panic attack, up ang energy. Pero, marami din nagsasabi sa akin na ano ba naman yan? Kasi yung iba na alam nila na ganun nga, na down and up. So, mayroon nagsasabi na parang imposible naman yata may depression ka tapos may anxiety and panic attack. Posible nga ba talaga yun? Yes po, posible. Dahil diagnosed nga po ako na anxiety, panic attack, at major depressive disorder. So, up until now, under medication pa rin ako kasi marami nagtatanong ilang buwan kang naggamot, ilang buwan ka bago ka gumaling and all that. Kagaya ng mga paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, hindi ko pa rin totally masasabi na ako ay 100% na magaling na. Kasi kung 100% na magaling na ako, sana wala na akong iniinom na gamot. Pero up until now, under medication pa rin ako. At uulitin ko po doon sa laging nagtatanong na
Sir, kuya, ano po yung gamot na iniinom nyo? Pasensya na po, paulit-ulit po tayo. Kapag ganun kaagad yung comment doon sa comment section natin, ni-skip ko lang, pasensya na po kung hindi ako nagre-reply. Kasi usually nagre-reply ako or di kaya ina-heart ko. Hindi ako na, kumbaga parang, hindi naman sa dinidema. Binabasa ko, pero hindi nila ako nagbibigay ng comment or response. Kasi unang-una nga yung gamot, ayokong magsabi ng kung ano yung gamot na iniinom ko. Dahil baka mamaya gayahin ninyo, imbis na makabuti sa inyo, eh makasama pa. Kaya kung gusto po ninyong uminom ng gamot, kung gusto po ninyong, kung gusto po ninyong mag-under medication, mag-pa-check up po kayo sa doktor, yun po yung pinakamaganda nating gawin para mabigyan po kayo ng tamang gamot, tamang dosage, at kung kailan ninyo iinumin. Kasi magkakaiba po tayo, eh. Depende po yan kung gaano kalala at kung gaano ka-mild yung sitwasyon ninyo. Okay po? And then, yun na nga, kung ang depression nga po ay napakahirap na, marami sa atin ang hindi kinakaya, marami sa atin ang nagsasabi na parang sumusuko na sila dahil sa nangangarasin ng depression, or yung iba naman, kapag anxiety or panic attack naman yung concern nila, nahihirapan din sila. At marami din nagsasabi sa akin na possible ba yun? Pwedeng mag-combine? Yes po, kagaya nga na sinabi ko, diagnose po ako ng ganong klaseng sakit. At kapag sabay-sabay silang umatake, yun na po, kung hindi po ninyo kinakaya si depression alone, mas grabe po yung epekto kapag depression, panic attack, and anxiety. Parang hindi mo na alam ang gagawin mo. Down yung system mo, down yung energy mo, pero at the same time, yung parang ganito siya eh, yung kabilang side mo, yung isang side mo, ang lungkot-lungkot, wala kang pakialam. Pero yung isang side mo, busy-busy sa kaiisip, andyan na yung parang nagsasykosomatic ka na, na kung ano yung iniisip mo, yun na yung mismong nangangamdaman mo. Kaya napakahirap ng mga may pinagdadaanan ng parehas. So, uulitin ko po doon sa mga nagsasabi na nagtatanong ng mga gamot, hindi po ako nagsasabi kung ano yung dapat ninyong inumin. Mas mabuti po na magpa-check up po tayo sa doktor, magpatingin po tayo para malaman natin kung ano yung tamang gamot na iinumin ninyo. Dahil kagaya sa akin, meron akong gamot para sa depression. Ang common term dyan is antidepressant. And at the same time, meron din po akong gamot for my anxiety and panic attack. Hindi ko nasasabihin yung generic name. Basta pampakalma siya, yun. So, yun. Kaya doon po sa mga nagtatanong na kung posible, yes po, posible, at napakahirap po niyang i-manage kapag nagsabay-sabay po sila. Siguro po, isa-isa lang, medyo kaya-kaya po pa ang konti. Pero pag nagsabay-sabay yan, totally, kumbaga sa ano, nagsha-shutdown din ako. Andyan yung, talaga nagkukulong ako sa kwarto, andyan yung ayoko talagang may tao sa paligid at ayoko maka-istobo sa iba. Pero kung hindi na ka talaga kaya, that's the time na nagpapadala pa rin po ako sa emergency, sa hospital. So, yun lang po. So, kapag sinabi natin depression, down ang energy. Kapag sinabi natin anxiety at panic attack, up ang energy. Okay? So, ngayon, alam na natin kung ano yung pagkakaiba ng depression at anxiety and panic attack. Uulitin ko po sa inyo, magpa-check up po tayo sa doktor para mabigyan po tayo ng tamang gamot. Okay? Yun lang. Salamat!